halos buhay. Pero ngayon, using niya sa passive skill, actually extra skills, no? Kinuha niya yung kanyang buhay pabalik. I think wala na naman si Paring Prof. Nandito ako. Ayan, dito ka pala. Okay. Tinitignan ko lang muna kasi yung mga nangyari. Tinitignan ko yung items. Humahabol ako sa knowledge or situation ng game ngayon. 1-1 ang ating score. Inakalkul ako kung sino mas mabilis na mag-win ng wave, which is drum esports. Esports pa rin yan. Mas lamang talaga with meron siya kasi silang Johed. Mas mabilis mag-rotate. The tanks, mm-hmm. Mag-rotate na kanyang sarili dito. Abang onto the top side, si Jeez and the rest, or I mean, ang tropa niyang si 69, tamang depensa lang. Yes. Nag-agresyon lang tayo. Grabe. Sa minimap eh, sabi ko kanina nasa bottom yun. Ngayon, nandun agad sila sa top. Yes. And right now, kung makikita naman natin, based on the rotation, mas malikot sa mapa ngayon ang Drunk Esports. And gusto nilang mag-dominate na yata yung laban natin ngayon. Yung Lancelot nga natin dito, para lang makasabay ng minion wave, ginamit niya na yung ultimate niya just to clear out the wave onto the middle lane. The Phantom Execution. Oo, the Phantom Execution. Pagkapaparita mo yung pangalan ng Phantom Execution, anong gagawin mo? Saksak. Akin mga slice and dice. Yung mga gano'n na slice and dice yung pangalan ko. Alam mo naman ako, yung mga pangalan na natin, yung mga simple-simple lang, di ba? Hindi ganun ka-aggresibo ang si Slayers knowing na etong si Lancelot kailangan at least one more item before makatalag. While eto kasing si Barubs or the Roger. Roger. Malaki ang kill potential dahil nakakapag-shapeshift siya. Diba? Mm-hmm. So, may marami yung skill na pwedeng iba to. Marami, yes. Yun nga yung sasabihin ko sana. Pero dito, ang ganda ng injector. Pero Purify, ultimate action has been activated pero not enough to sustain the damage na kayang ibitaw ng isang Johed. Doon ang linis ang flicker ejector niya. And right now, Drunk Esports taking the opportunity to take down the turtle. Sobrang inip. Ang hirap ma-miss position pagkakaharap mo ang Drunk Esports. Kasi meron silang Johed na kaya kang i-pinpoint. When I say pinpoint, that's a direct luck hero. Kung gusto ka niyang kunin, at he knows how to use the pinpoint hero. Diba? Kahit lima pa kayo dyan, pag nakita ka niya at ikaw ang target, ayan! The Ipin and the focus apat na pop, the Arceus, sinunod pa nga dito. Engaging. Pero look at that, umaabante. Umaabante! Grabe! Yung abante niya doon, no? Parang walang kinabukasan dito. Pero look up sa bottom lane. Trixie na baka nasa pero because the hack of the follow up blender will connect pero ultimate has been used just to take down that Johed. The follow up is real coming from Drunk Esports pero I think medyo nahuli sila, no, kasi wala na talagang buhay nung dumating dito ang miyembro ng Drunk Esports. Medyo matagal na yung explain niya sa sarili pero look at that, nakuha niya ang nila si Trixie or ang Johed pero kapalit dalawang tore. Yes, masakit. That's a big point para sa Drunk Esports. Isang rotation pero dalawang tore na kuha nila. It means pag sinabi yung isa, hindi lang sa one side, it means sasabay nila. Diba? Yung movement ay iisa. One move pero two different lanes. Yes. Yun yung kinagandahan sa rotation nga nung Drunk Esports this time compared kanina. Pero look at this. The damage is real coming from Barubs as well as yung Farsa natin. Talagang mapapauwi yung Lancelot. And if we compare the level of those two cores, already hitting level 10 si Barubs dito while si Miracle still on the level 8 pa lang. And half an XP pa lang yung nakukuha niya parang Prof. B. It means that ganun siya kaiwan in terms of farming compared to the Roger. Pero another team fight guys, samantaling ko si Rotom, unstoppable forces been activated, nakuha yung masa natin dito para disengage na galing sa Drunk Esports. Kasama pa yung turret dun sa may middle lane. Yun nga, ang ganda ng pag-pinpoint. Walang takas no? Walang takas kay Kulas. Si Gratis, si mag-Johed. Talagang nang pipin. And third has been taken for the side of Drunk Esports. Score natin, 5-2. Pero ang kalabangan in terms of gold, it's already 4,000 early as 6 minutes. Delikado na to ang kalagay ng Sizzlers. Sa ganito kaaga, tapos may 4K golded ka, medyo kailangan nyo na mag-isip-isip kung paano kayo makakabalik sa laro. Yes, and kita mo naman kasi, kung kaya natin yung farm, nung isang
Barubs laban dito sa Lancelot. Speaking of Lancelot, patay na naman ang tropa mo. Pero here comes AJ with the ultimate just to secure the kill. Yurikin Dance has been activated para maligtas, pero hindi niya siya umabot. And mabalik tayo dun sa gold. 4,000 na eh, mahigit yung pera ni Barubs compared sa 3,000 na gold pa lang nung Lancelot natin. Yun yung sinasabi ko kanina kay Maring Athena na yung Roger talaga dito, kahit yes, natalo sila last game, iba pa rin yung farming capability niya. Pero on the top, nahuli ang tropa natin na si Tamos, and that is going to be a 2-for-2 exchange in favor of no one. Tuloy-tuloy lang sa abante ng Drunk Esports getting another objective after another one. Mental po na ang taas na torre nila or top lane ng Sea Slayers, which is hindi pa nila nakukuha yung first turret dito. And ay, wala pa silang nakuha pala ni isa. Wala pa silang napupush. Wala pa silang napupush. Hindi pa ganun kabawas-bawas ang mga torre. Pwede pa daw abot hanggang next game. Medyo, ano, hindi pala medyo, talagang delikado. Talagang delikado, yes. Oo, ang buhay ng sister sa ganitong sitwasyon. Yan, and kung makikita mo nga naman, talagang pag may nakita yung sisters, masyado silang responsive, yes. Pero to the point na nakakalimutan nila na merong isang miyembro sa kabilang lane dito, yung Drunk Esports. Look at the Thumbs, example. Naiwan na naman yung Thumbs na nag-farm sa top lane, and once na pinuntahan nila yan, ang makakalimutan naman nila is yung Johed on the bottom lane. Yun yung nagiging problema ngayon ng Sea Slayers based on my observations, parang Prof. D. Masyado silang attentive to the point na marami silang nakakalimutang ibang miyembro ng Drunk Esports. Tama, dapat ano eh, marunong mag-balance, which is yun ang pinagagawa sa kanila ng Drunk Esports is to react. Diba? Mm-hmm. They are reacting but they are not deact. Dapat react and deact. Mm-hmm. So, ma-deactivate nila yung movement coming from this Drunk Esports. Look at that, Marco wanted to make the first strike, the impact ni Raquel will fall. Ganun kasimple, sumilip lang ng bahagya, the sneak and automatic. Grabe. Miracle under that, like 3 seconds lang wala na siya, no? Iba rin kasi talaga ang kalambutan ng Lancelot, no? And props down to sa akin natin, stopping the Phantom Execution and getting down the lance. Kasi kung nagamit yun, most likely Lancelot would have escaped eh. Pero ayan, maganda talaga yung galaw ng isang Akai dito ng Drunk Esports. Iba si Lars. Pinapin na dito sa loob, better first time onto the back lane. That's well played, clear out. Papagod ng mga skills dito. Well played ang ginagawa dito ni ano ah, ni Lasing S3. And jumapin na si Jeez, walang tinamaan. Trying to remember. And pulado agad dito, Jeez. Holding on from the damage ng Drunk Esports RB. Jeez will fall. God for one. Nakuha pa si Valdir. Idinamay pa nga. Grabe naman talaga ang binibitawan ditong lakas ng Drunk Esports, no? And tulad na sabi ko kanina, ito na naman tayo sa nakalimutan. They forgot about the Johed, no? Nadali dun eh. Hindi nila ina-expect na yung Johed manggagaling dun sa gilid with a flicker in. Tapos in-ejector syempre dito si Jeez, which is yung ating gatot kaka na main ano dito, yung pinaka magsa-setup sana sa Sea Slayers. And one more thing, na-taunt nila si Roger, which is si Barubs, pero walang follow-up damage from Sea Slayers. Ayun, another one, Trixie. Ang grabe mong pick off tong anong to, Atabs na to. Si Trixie. Si Trixie, 5-2-1 ang score niya dito. Plus yung Feather Earthstrike kasi dito, eh no, papalapit pa lang. Ang lakas-lakas doon. Pupuka na agad sila ni Parsa dito. Kaya, yes. Nag-aalangan agad pumasok yung ibang miyembro ng Sea Slayers. Yes, and right now, makikita naman natin onto the lead. 11-5 tayo. 10,000 gold lead. Ang hawak ng Drunk Esports, objective-wise, wala pa rin nakukuha ng turret hanggang ngayon ang Sea Slayers. Grabe, parang profit. Ayan. This is a very one-sided game. Ang nangyari, stuck na sila sa 5, stuck sila sa 0 objective. All the map controls, all the objectives, and napupunta sa Drunk Esports, another arc team to pin down this attack. Here comes Akai. Malay siya, doon malalim mga Lancelot dito. I don't think so, makakaligtas pa siya dito. Paano execution? Automatic. Pitas. Pitas ka niya. Pero another team fight is happening dito. Ang ganda na naman ng ejector, pero GG is using
shot vengeance, pero ang sakit ng damage. Parang LJ still on the go. Hinahabol talaga ang mga miyembro dito, pero right now siya ang mapapatakbo sa kamay ng Akai natin with the basic attack. Pinipili tumakas sa blender with connect, pero hindi siya aabutan ng isang Akai kasi alam naman natin kung gaano kabilis talaga ang isang Masha when it comes to running onto the top lanes. Nga lang basag ang inhibitor ito, pero still on the go ang teamfight. RKO sa isa, tuloy ang bakbakan. Baruk try to run away, pero hindi, papalag nila daw si Estring, which is yung ating Farsa. Still on the go, the damage is real. Figure out ang ating Atlas, pero 69 is there just to stand. The stand will connect. The basic attack of Lord will be taking down 69, pero hindi, nakatakas pa. Grabe, nakipag-microhan, nakipag-flickeran, flickeries, micronaries ang ginawa ng dalawang mage dito, pero mas nanaig ang galawan ni Valir. Okay, against 69. Nako. Paano nga ba magkakakaon ng comeback potential, parang Prof B, ang Sisley sa ganitong kalagayan nila ngayon? Dapat tingin ako dun sa item. Sa totoo, ang basis na lang ng larong to is pag makapag core item si Miracle. Ang problema diyan, magkaka core item ka, eh marksman yung kalaban mo si Barub, si marksman fighter eh. Mm-hmm. Di ba? Game dance. Hindi, wala na ako dadagdag. Joke lang. kala mo talaga nagdagdagan pa ng info eh, no? Eda, welcome back sa ating game number 3. Ranking for these players. Momentum for the side of Drunk Esports. Score and objective 0-4-9. It's all about Drunk Esports. Ang istorya ngayon ng labanan. And grabe abante. Abante lang talaga ng abante ng Drunk Esports. Oh, kasi alam nilang yung momentum hawak na nila at hindi pa kayang agawin ng Sislayers. Kaya check mo naman yung item dyan. Farsa pa lang, di ba? Mm-hmm. Divine Blade, Lightning Truncheon, tapos yung ating Clock of Destiny. Dagdag mo pa si Roger na almost hitting that knock item with the Endless Battle Queen, Swings, Wind Talker. Tapos I think is going for the BOD. Norwalks yung Lancelot natin, dalawa pa lang. No, going for the Endless and the BOD pa lang. Medyo napag-iwanan talaga sa items. Oo nga. Lumalaban na sila dito, Hurricane Dance, para lang makatakas. And that's a well played for Drunk Esports. Alam nila naman ng Sisters na wala ng Hurricane Dance, medyo mas tatapang sila ngayon. Ang problema, si Tam sumihiwalay, kulang agad sila, ang Sisters, some pick off, trying to taunt, disengaging, inuhuli nila ng Akai, pero, ano eh, paano? Oh my God! Maletus! Grabe yung Tamos na talaga pinugusto, pero ang ganda dito ng setup ng ating Akai. Tarawa ang tirmahan dito. Jesus still alive though with the vengeance, pero ang sakit ng damage na binibitawan ng ating Farsa. That is going to be a 1-for-1 exchange actually, kasi nakuha din yung Jawhead natin, pero masakit yung nawala sa Sisters because that is going to be the Atlas. So, wala na sila agad pang setup mabigat, and most likely pwede nilang gawin ng Lord dito, or magpe-play safe sila Barubs dito na pondoan yung top and let's go for Lord, and later on kaya kong i-rentry yan. Medyo ano eh, medyo alangan din ng ano yung Drunk Esports kasi may rentry si Lance eh, which is a clutch moment, eh kayang-kayang pumalag ng isang Lance kasi ang dami niyang ano eh, marami siyang tatamaan, marami siyang panglabas, pampasok. Yes, tama ka dyan, pero right now I think yung camping na lang yung ginagawa ng Drunk Esports dito, waiting for someone to enter the bush or just go near it, tapos sa kanila babanatan or bubuhusan ng mga skill, and makikita natin yan sa ginagawa ng Farsa. Pero right now Drunk Esports, is this a fake Lord or kinukuha na talaga nila yung Lord? Tunayan focus pa rin, basta rin yan si Roger and Jawhead combination. Ayun, ayan, level 2 luminous Lord. 10:15. Habang 15 minutes guys, wala pang nabasag sa tower Slayers na Torre against Drunk Esports. Esports, yes. And right at now parang probably oo nga, yeah. Right now parang probably ito, buhay na nga yung load natin at nagmamarcha na nga patungo doon sa ating top lane. Pero dito ang ganda naman ng Hurricane Dance, dalawa ang nahuli palabas, pero this hindi silang naman galing sa Akai natin. Tignan mo ang ginagawa ng Drunk Esports. Though maganda yung setup ng Akai, walang sumunod na miyembro galing sa Drunk Esports. So they're just waiting
for the Lord to come here, the top sides. Para nga naman, ma-split po siya nila yung bottom side, which is half an HP na lang din naman yung natitira. No, kasi eto, Masha yung matitira sa top. Kulang na agad ng miyembro yung Sisdeos kasi this time round, kasama na si Tamus. No, kasi hindi niya na kailangan umi-split po sa top, nandun na kasi yung Lord. Mapalag pa kaya, or I mean, napapalag pa kaya ang Sisdeos dito. Here comes the Lord. Na. Lord, my skin. Uy, mahuli yung Katsanas! Saglit lang sila from the Feather Airstrike, jumping into the Avatar of the Guardian, trying to hold it. Paul, mabasa sa yung iba, Ulado agad si Marco, napitas pa nga. Ang salt for the Grand Esports, kapalit pa neto, Barooms, look at that. Barooms! Oy! Nakatakan si LJ, gumagawa ng pangarap, trying to focus fire, Barooms, grabe! Ako, Barooms, jump combination of these members ng Grand Esports, Marco and Barooms. That is going to be a 3-4-3 exchange in favor of Grand Esports kasi bukas na lahat ng pinto para Propi papunta sa loob ng kanilang tahanan. Pwede na tong nakawan ng ano ng Grand Esports ng base. Grabe, dito sila mahihirapan ngayon. Iba yung pinakita na combination ni Marco tsaka ni Barooms. Imagine, pagka si ano, no, ang Tams dito ay si Barooms. Anong magiging pangalan niya? Fa, tapos Boobs. Grabe naman yun. Iba ang galawan ng buong Grand Esports dito. Alam mo, anytime pwede nila silang kumlash, anytime pwede nilang tapusin to. And the momentum, wala talaga eh, walang balik eh. Wala akong makitang reason or mina, wala akong makitang way para makabalik pa dito ang system. So I think ano na lang, Grand Esports is just waiting for an opportunity to end the game right now. Yun na lang talaga ang kailangan intayin nila dito, and Sisslayers only has the way to defend na lang, no? Mahirapan na kasi talaga sila, nakita na natin yung kayang gawin din ng Grand Esports during that last team fight. And speaking of last team fight, another team fight is happening dito for GG Easy. The front will not connect on to that Akai. Miracle though, still trying his best para makahabol sa item dito. Sinubukan niya actually i-hunt down yung Farsa eh. Naging successful siya. Kaso, the problem, naiwan naman yung Roger natin. Kinamot na lahat ng likod ng kakampi niya. Paano nga kaya, no? Tinitignan ko eh. Ang hirap ng sitwasyon sobra. Low luck item na eh. Low luck item na si Lance Dillon. Eh, I think execution-wise, okay. Medyo nung win sila talaga. Look at that. That's a simple 1v1 pick-off. And a questionable move na hindi sila nagbibigay ng support. Kasi that's a several times na, di ba? Namatay si Masha, no? O nga, si Masha. Yes, si Masha na pick-off. Pinipick-off yan ng Juhit. Paulit-ulit. Oy, pero Tenshin, hindi ka pa din magagayan dito. Ang ganda ng ejector niya. RB will be chased down by the enemy team. Ako, nahuli pa rin parin Barooms. Pero Akai, minaipit dito. Miracle still on the go. Look up, punter up. Look at the value. Still on the go with that bursting fireball. Pero disengage na naman coming from Dark Esports. Control is still there. Miracle though not dealing that much damage against the Akai. And right now, Dark Esports has the chance to take this level 3 Luminous Lord. Kasi dalawang miyembro nga naman ng Sisters ang wala dito. Tingin ko, once na makuha nila yan, this is it sa ganyang ano, sa ganyang galawan ng ano ng Drunk. Bakit may nag-post? May napindot siya pa, napindot ni Mario Pagina. Report. Ayan, pero back to the ball game tayo, parang Propi. The Lord is now up onto the mid lane. Nawala na nga namang ibang pupuntahang lane yung ating Lord dito. Ayan, inaantay na lang natin lumabas. And Drunk Esports talaga namang nakaposisyon na sa lahat ng gilid ng damuhan. Waiting for an opportunity for another perfect setup coming from the Akai. Woo! Moving forward tayo dito. The end is near. My way. Kumalapang na si Lord dito. They're going to end this in Drunk Esports way. Baiting the Lord. Oh my God! The damage coming from the Feather Airstrike in down. Johan doing a great job zoning out the rest of the members. The RKO being popped. Use as well. Marco, pop immortality. And look at the throne. It's already destroyed by Drunk Esports.
Grabe, ang tindi ng damage binitawan ng Farsa natin.